publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. Nagwala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Corruption must stop now. Bayan! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito ay mapapayan. Ito po yung sakripisyong kung saan nakikita namin na ang bayanihan ng Pilipino ay talagang buhay na buhay sa panahon na to. Sobrang hirap ng trabaho. Nagagawa pa rin namin tumawa, makipagbiruan. Kailangan makita ang kanila na strong ka para makakuha rin sila ng lakas ng loob. Hindi lang naman natin fight to eh. Fight talaga ng Pilipino to. Maglilingkod sa sambayanan, inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan. Kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay, kabataan. Di lang purong salita, nakikita sa gawa. Servisyong publiko para sa masa at badla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. I would be glad to die for the Filipino. Kabayan! Kabayan! Di tayo papabayan, talaga maaasahan. Sikapayan! Kabayan! Una sa balitaan, talaga yan. Sikapayan! Kabayan! Kapangyarihan ng mamayan, balita! Muna na kaya. At ngayon, narito muli ang nag-iisang kabayan, si Noli De Castro. Hanggang kasampo po ngayong umaga, si kabayan at sa ating KSP Kabayan Serbisyong Panalo. At ay, Miyerkules ngayon ha, meron tayong bakuna muna. Ha? Ito yung tungkol sa paggamit na ng booster. Tingnan natin kung ano yung booster shot na sa mga nakatanggap na ng dalawang dose ng COVID-19 vaccine. Pwede ba tayo magpabakuna uli? Ibang brand naman. Na? After how many months? Yun ang itatanong ho natin. Baka ho may tanong kayo sa ating bakuna muna, ipadala na niyo sa amin ngayon ang tanong. Mag-message lang ho kayo sa 2366 o kaya sa ating Viber number 0917-187-1949. Sandali, 2366, ito ho. Teleradyo, yung dating ginagamit yung DZMM, although kilala pa rin ho kami sa tawag na DZMM, Teleradyo, space, react, space, ang inyong mensahe kasama ang pangalan at lugar at isend sa 2366. May mga nagtatanong din, mga nagtetext ano. Bakit nyo inalis ang DZMM? Ay, sige. Itatanong na muna natin sa legal namin dito sa ABS-CBN. Pero ang 2366, palitan lang muna yung DZMM ng Teleradyo. Pwede rin sa Facebook ha, at saka sa DZMM Teleradyo Facebook page. Ayun, may DZMM pa rin. ABS-CBN News Facebook page. At live streaming po sa YouTube. ABS-CBN News sa YouTube. Okay? So mamaya, antabayanan muna yan. Ang ating magiging panahon ng mamaya ay muli si Dr. Nina Gloriani, chairperson ng ating vaccine expert panel. Mamaya, abangan ho ninyo yan ha, sa kabuuan ng ating palatuntunang Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Oo. Sino? Ala eh. Ah, okay. Bandang huli pala. Philip. Si Philip Pagiya. Ayun, natatandaan niyo si Philip Pagiya? Okay. Sa susunod na linggo, May 28. Friday yan. Yung pagkakabituli ng prosthetic leg para kay Philip Pagiya.
si Philip ay ano na sa kaliwa ba yon? Nalagyan na sa kaliwa o kanan? Yung dalawang paa? Di ba siya yung dalawang paa? Ah, sinukatan pa lang yung kanan. So, hindi pa na ikakabit ang kanan. O, yung kaliwa naman, susukatan uli. Ayun. Medyo matagal-tagal dahil dalawang paa ho ito eh. Na-aksidente ho ito. Alam ko, ang kwento dito, na-aksidente siya. Ha? Di ba sa motor? Tapos, diabetic pa siya. O nga, na-COVID pa. Di ba na-COVID pa yan? Hindi ba aksidente yon? Ang alam ko, na-COVID pa siya eh. Tapos, diabetic pa siya. Ayun. Nagka-patong-patong na. Kaya, dahil diabetic ko siya, kailangan putulin yung dalawang binti. Ayun. Ayun o, isusukat na raw yung unang binti. Tapos, yung ikalawa, sa May 28, susukatan uli. Pero yung unang binti, ipapasok na. Isasaksak na doon sa kanyang binti. So, malalaman nun natin. Abangan nun natin, ha? Abangan natin. Itong kaso ni Philip Pagiya. At syempre, hindi natin makakalimutan na pasalamatan si Dr. Josephine Robredo Bundok at ang Rotary Club of Makati West. Abangan nyo mamaya yan. Na ito muna. Park and Vac. Naksa. Park and Vac. Santa Rosa, Laguna. Si Jackie Pascual. Good morning, Jackie! Good morning, kabayan. Mula sa Santa Rosa, Laguna. Umabot na tayo dito, kabayan. Dahil may kakaibang estilo ngayon na inilunsad sa pagbabakuna. At ito nga yung tinatawag na Park and Vac. Para ito, kabayan, parang drive-through ito na vaccination program dito sa Santa Rosa Community Hospital. So ang gagawin lang, madali lang. Magpa-reserve ka lang, magpa-appointment ka lang dito sa mga City Health Office ng Santa Rosa. Para kasi ito, kabayan, sa mga hindi makalakad o nahihirapang makalakad, kaya kailangan lang ng sasakyan, dadaan lang sila dito sa parang driveway ng Santa Rosa Community Hospital. Jackie, at gaya din, yes, kabayan. Linawin natin, yan ba'y para doon lang sa hindi makalakad o kahit sino basta may appointment? Ang initial, kabayan, sinasabi pwede ito sa mga hindi makalakad. Pero ito, ngayon-ngayon lang tinanong ko sa doktor na in charge sa vaccination program, kung naka-appointment ka at halimbawa, kabayan, ay ayaw mo nang makipag-siksikan dito sa vaccination site, pwede naman daw mag-request na sasakyan ka lang at tuturukan ka naman ng bakuna yun, na AstraZeneca ngayong araw. Basta naka-schedule ka, ha? Ang malinaw dyan, naka-schedule. Oh yes, kabayan. Kailangan naka-schedule. Bawal ang walk-in dito bawal. May Santa Rosa. Kasi kabayan, papakita ko lang, no, itong area na to, sa likuran ko, ito na yung driveway. Dito na mismo yung papasok ng mga sasakyan. At dito naman, kabayan, yung kung saan yung mga doktor and nurses yun na magtuturok. At after paturukan dito, kabayan, yung sasakyan ay pupunta lang dun sa dulo. At after a few minutes o 30 minutes, doon lang mag-aantay. Maghihintay siya. Sa loob din ng sasakyan. Hindi yung parang hamburger na order ka. Isang ang bakuna dyan. Hindi pwedeng ganun. Sa ngayon. Tapos ito, kabayan, ito kasi yung hospital. At katabing-katabi lang din itong kung saan ako nakatayo, yung kanilang vaccination site na rin. So, kumbaga yung ordinaryong vaccination site. Papakita ko lang, kabayan, dito may mga nakapila na rin sa kanilang vaccination site sa araw na to. Ito rin yung, ito yung mga normal naman, yung regular na nagpa-appointment sa araw na to. At lahat sila, kabayan, yung sila yung mga hindi magda-drive-through at pwedeng pumasok. Bawal pa rin ang mag-walk-in dito sa araw na ito. At kabayan, hindi lang sa may sasakyan na di kotse o di SUV, kung meron kang tricycle, kabayan, or e-trike, pwede ka rin dito sa mga drive-through na Park and Vac. Basta magpa-register lang online at sabihan itong mga taga City Health Office na either hindi ka nahirapan ka maglakad o ayaw mo lang munang pumasok dahil nga maraming kumaga COVID area kasi itong hospital na ito. At ito, kabayan, so far sa ngayon, 8 o'clock dapat magsisimula itong Park and Vac, pero so far wala pa namang dumarating na mga sasakyan sa mga oras na ito. Ang inaasahan nila, kabayan, 5 sasakyan lang kada oras para hindi rin magsiksikan dahil maliit lang din itong driveway na ito at kailangan pa din magantay kasi ng 30 minutes. So 5 sasakyan lang kada oras ang pwede dito sa
Park, and back. Balik sa isa bayan mula sa... Yun ang kapagtataka, Jackie. Sabi mo, dapat alas 8 magsimula, pero hanggang ngayon, 8:12 na, wala pang mga sakyan. Baka kulang sa announcement yan. Oh, kabayan, wala pang sasakyan so far sa mga oras na to. Pero asahan, tingnan natin, abangan natin kung may paparating ba na sasakyan na for the 8 o'clock to 9 o'clock na time slot, dahil limitado lang ang 5 sasakyan lang kada oras. Hopefully, yan ba yung drive-thru lang? Walang yung nakapila na mga tao? Meron din, kabayan. Dito sa aking kanan, ito yung drive-thru. At dito naman sa aking kaliwa, ito naman yung ano, yung regular na walk-in, hindi pala walk-in, regular na vaccination site. Kaya ito, kabayan, ito nasa loob na to. Malamig naman dito, the aircon, kabayan. Kaya okay din to para sa mga gustong magpalamig habang nagpapabakuna. Kabayan, balik sa'yo. Maraming salamat si J.K. Pascual dun sa Park and Vac sa Santa Rosa, Laguna. Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Si Jervis Manahan naman, may bangkay daw ng isang lalaki na tagpuan sa isang ilog sa Caloocan. Alamin natin. Jervis, good morning! Yes, magandang umaga sa iyo, kabayan. Iniimbestigahan nga ng Caloocan PNP ang isang insidente ng hinihinalang summary execution dahil natagpuan sa isang ilog sa ilalim ng Sampaguita Bridge sa Barangay 175 sa Caloocan ang bangkay ng isang lalaki. Hindi pa kilala ang biktima hanggang sa ngayon na nakasuot lamang ng shorts, ng green na t-shirt at nakabalot ng masking tape ang kanyang ulo. Mayroon din siya na mga tatu sa katawan na posibleng makatulong sa pagbibigay ng identity o yung pagkilala doon sa mismong biktima. Natagpuan lamang siya ng mga concerned citizen na nagsumbong doon sa mga opisyal ng Barangay 175 sa Caloocan na siya rin naman na nagsumbong sa mga pulis at iniimbestigahan na nga ng SOCO ang insidente na ito. So kung meron po na mga pamilya na nag-i-recept na posibleng kaanak po nila yan, pwede po sila makapag-ugnayan sa Caloocan PNP. Kabayan. Maraming salamat ang reporto ni Jervis Manahan tungkol sa isang bangka na natagpuan sa isang ilog. Si Liza Aquino naman, may mga pasahero sa Araneta Avenue Jeepney Terminal na naku, ito ang sinasabi natin hindi sumusunod sa safety protocols. Parang yung mga sumasakay doon sa Caloocan na napakarami ho natin mga kababayan hindi na nasusunod ang mga health protocols, kaya kinatatakutan na baka yan ay magpakalat ho ng COVID-19. Alamin natin ang follow-up ni Liza Aquino. Miss Liza, good morning! Good morning, kabayan! Noong mga nakaraang linggo po, pinantayan natin, tama ka kabayan, yung sa bus cancel dito po sa Caloocan. Ngayon naman ay sinilip natin kung ang mga jeepney terminals pa ay nakakasunod pa rin dito sa safety protocols. Kaya naman kabayan, binalikan ng aming team itong Araneta Avenue Terminal na isa po sa mga unang jeepney terminal na kinover namin noong nakaraang taon na sila po ay nagbalikpasada. Ngayon, 10 buwan na nang simula na sila ay makapamasada noong July 2020, kabayan, at napakalaki na po ng binago ng terminal kumpara noong nakaraang taon. Kung dati kasi, may mga physical distancing marks pa sila dito sa terminal, may mga alcohol pa para sa mga pasahero at may temperature check. Ngayon, kabayan, hindi na po nila ito nasusundan o napapatupad dito sa nasabing terminal. Ayon sa mga super na tumatao dito sa terminal, grabe na rin kasi, kabayan, ang tumal ng kanilang kita, kaya hirap na silang paggastusan pa ang mga alcohol, ang mga kailangan nilang gears para maipatupad ang temperature check at iba pa. Isa sa mga nakausap natin dito si Al, ang jeepney driver po, na pumapasada sa Santa Mesa to Quezon Avenue and vice versa na ruta. Pakinggan natin ang panayam sa kanya. Mahirap kasi ang biyahe namin dito, 3 times a week lang half day lang. Yung ano namin, yung kinikita namin, halos kulang pa sa 2 araw na pamalengke namin Yung mga alcohol, ganyan, dati may nagbibigay sa amin. Nung wala nang nagbibigay, siyempre sariling produce na namin yung mga ganyang bagay. Kaya minsan, hindi na rin kami nakakabili. Minsan, pag meron, nagdadala kami. Kabayan, ayon kay Al, nasa 300 pesos po ang kinikita nila sa isang araw. Sa ngayon kasi, kabayan, sa pilitan po na
alternate ang pamamasada nila. Hindi katulad natin na pwede na araw-araw po sila pwede makapamasada. Bukod pa nga sa alternate ng biyahe, half day pa po. No, umaga lang po hanggang tanghali ang pwedeng mamasada itong mga tsuper natin dahil meron pang another shift ng hapon ang pwedeng makapamasada. So talagang ipitan at wala masyadong kita itong mga tsuper natin. Pero kahit wala daw silang pambili ng alcohol, ay pinipili nilang ipatupad itong no face mask, no face shield, no ride policy. Pero dito na pumapasok kabayan yung pangalawang problema, yung mga pasahero po na hindi sumusunod sa nasabing safety protocol. Sa katunayan, sa pagpapantay natin sa terminal na to, katulad dito sa May EDSA Bus Carousel Tabayan, kahit meron sila mga face shield na dala, hindi naman po nila ito doon. At dire-diretso lang din, wala masyadong physical distancing, pagsasakay sila dito sa mga jeep kabayan. Sa ngayon, ang panawagan ng mga super dito, dahil marami sa kanila, ang nagmulta na ng 2,000 pesos no, ng mahuli mga pasahero nila na hindi sumusunod sa protocol, ang patuloy na panawagan po nila ngayon ay sana masunod ito mga protocol na ito at maging disiplinado sila para rin naman po sa kanilang kaligtasan. Mula dito sa Araneta Avenue, balik sa'yo kabayan. Kabagay, Miss Liza, hindi lang sila nag-iisa. Dito sa may, kinover mo na rin yata ito, sa may BIR Road, sa may Napocor area. Ayaw po. Ay, opo, nako, opo. Yung mga bus doon, wala. Sakay baba lang. Hindi na talaga nasusunod ang health protocols. Kaya yun ang dapat tingnan din ng ating pamahalaan. Baka maging lugar na yan na super spreader ng naturang virus. Lalo, although sinabi ng pamahalaan na bibigyan prioridad na rin ang mga manggagawa na bakunahan, pero ano pa yun, depende pa rin sa dating ng bakuna. Baka mga June or July pa yun. Kaya yun ang problema din. Napapasiko araw-araw, dinadaanan ko yun eh. So ang tao ay baba, sakay lang ang mga pasahero. Natatanda mo, hindi naman nagbago eh. Yes, kabayan. Nadaanan ko rin kanina yun, no? So magandang balikan ha. Bukas, kabayan, sisiliti ko ulit ang sitwasyon doon sa BIR Road. Babalikan kita, kabayan. Okay, para ipaalala natin sa mga opisyal ng pamahalaan ang dapat nilang pagkukulan ng pansin. Maraming salamat si Ms. Liza Aquino doon sa may Araneta Avenue Jeepney Terminal. Siguro mga pasahero po, mahirap naman yung mga jeepney driver pa ang bibili ng alcohol. Kunti lang kinikita niya mga yan. Pag pumila yan, ang waiting time ay napakatagal. Sa umaga lang, pag rush hour, after that, wala na. So, kayo na mga pasahero, kayo na mag-bound din ng inyong sariling alcohol. Isang maliit na bote, para hindi lang kayo sasakay habang kayo nasa loob ng jeep, mag-spray na rin kayo sa inyong kamay. Para sa ganun, nakakaiwas ko tayo. Dahil hindi lang para sa inyo sarili, para din sa mga kapwa ninyo, pasahero, ang pag-iingat laban sa COVID-19. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Di lang ikaw! Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas nating hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ang mga kamay gamit ng sabon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect ang kagamitan upang mapanatili ang kalinisan. Iwasan din pong hawakan ang mata, ilong at bibig dahil maaari itong pasukan ng virus. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Kahampi, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino. Pinakikinggan ang boses ng bayan mula noon hanggang ngayon. Ang haliging pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, impormasyon at paglilingkod. Kabayang Nolilingkod sa Bayan. Narito muli ang inyong kabayan, si Noli De Castro. Nangunguna! 21 minuto, 30 segundo makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito si Commissioner Rowena Guanzon ng Commission on Elections via Zoom. Commissioner, magandang umaga po! Commissioner? Wala pa? Ha? Ay, nakamute. Wala ding mukha eh. Commissioner? Yuhu! Wala pa? Ah, sige. Paki-ano mo. Paki-check. Okay.
Yun. Commissioner? Sina? Ay, teka sila. Okay, sila. Medyo sira lang po. Opo, good morning. Medyo sira lang po ang signal ninyo, ang inyong audio. Ha? Hindi, sira nga audio niya eh. Audio, wala rin video. O, sige. I-check muna ha. Balikan nun namin mamaya yan si Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC. O ito, patuloy pa rin nakakatanggap tayo ng reklamo tungkol sa ESPAS. Ha? Sabi ni Rona Tison Balieta, pahirap yan sa mga mamamayan. Mahirap na nga tayo, lalo pang pahirapan ang ordinaryong tao. Mga naman. Si Ray Manib, mag-travel ka, ang daming requirement. Hanapan ka pa ng medical certificate. Ang kumikita lang dito ay mga doktor, kawawa mga pobre. Maganda ho ang intensyon nito ha. Sinasabi, hindi natin na tinututulan ito. Kaya lang itong sinasabing ESPAS para daw sa masigurado ang kalusugan at kaligtasan ng mga pasahero na nagtatravel sa mga probinsya o mga regional borders. Ay kaya lang, wag naman yung ating mga kababayan po maghihirap. Ha? Si Jason Mendoza Bautista, kung alam na nating palpak palagi sa tingin ninyo, sa tingin ba nyo makakatulong kung tungatawin? Ha? Magtumangayaw ang sistema? Naging bisyo na natin ang magtungayaw sa araw-araw. Eh, hindi yun natin masisisi. Kung ang mga kabayan natin magtungayaw, ay kung may dahilan naman nun sila, wala naman masama ho doon. Dapat siguro ipakinggan din ang kanilang reklamo. Si Faustino Rosalejos, hindi kami marunong dyan. Mahirap lang kami. Bigas nga, wala kaming pambili. Cellphone pa. Tama. Ah, andyan na. Okay. Si Commissioner Rowena Guanzon. Commissioner, good morning. Salamat po. Magandang umaga po. Po. Eh, meron ho kayong request na kay mga frontliners ngayon dahil sa malapit na po ang eleksyon at naghahanda na kayo. Kanino po niyo pinarating ang inyong request, Commissioner? Meron po kami last meeting, may panawagan po kami. At sa last meeting na pag-usapan na namin na mag-request na kami na iakyat-akyat naman yung classification namin, sir. Oo. Kasi A4.15 kami. A4.15? Number A4.15 kami. But bakit may point 15? So, hindi ko alam, so, layo naman. Ang layo naman namin, sir. Eh, kung hindi naman yung namatay sa amin na provincial supervisor, 40 years old lang, ang hirap ngayon, wala na mga ospital. Ngayon, ang target namin, 5 million pa. So, hanggang September 30, million botante. Paano ba namin gagawin yan? Ay, madami-dami ho yun. Kasi, yung may 7 million po tayo na hindi bumoto 2 times, so na-cancel sila. Kansilado so, na. So, yan sila ang mga panawagan natin na mag-reisto po kayo uli. Tapos doon naman po sa bagong 18 years old, 4 million po sila doon ang dapat mag-register. Marami pala yung 2 beses hindi nakaboto. 7 million po, mga 400,000 pa lang ang nag-reisto uli. Ay, naku, madami. Baka kasi hindi nila alam na sila yung 2 beses nang hindi nakaboto, ay baka akala nila ay okay pa rin yung kanya ng registro. Okay, announce na lang po sa mga radyo. O tama, paalala TV, natin. Kasi, opo, basta 2 beses susunod-sunod hindi sila nakapag-boto, pati na yung barangay election, kakansilahin sila ng computer. Kaya panawagan po namin sa mga mayor at sa IATF, kung pwede po, i-prioritize nyo naman ang election personnel namin sa COMELEC para maka-barangay satellite registration na po kami. Oo, kasi kayong humaharap eh. Opo, tsaka kailangan nung pasukin talaga ang barangay eh. Hindi pwede yung mga... pagpasok mo sa barangay, wala ka namang vaccine, hindi ka vaccinated. That's a very high risk sa tao namin. Ngayon ba, bakit tumabagal? Paano ba ang paraan ng registration? Open pa rin po kami hanggang 5 o'clock. Pati po sa NCR ngayon, open na po kami. Face to face po yan. Meron pa kami Sabado. Oo, meron pa kami Sabado para doon sa mga estudyante. Pero talaga pong yung natatakot po talaga ang mga tao lumabas. Siyempre, kahit na
Eh, lalo bagay, na po opo. Yung mga ano, yung may mga edad na, di ba? Opo. Oo, sana kung total meron naman po mga vaccine na dumadating, baka naman po pwedeng ipasok na lang yung mga COMELEC personnel dyan. Kahit hindi naman po lahat. Kasi 6,500 po kami all over the country. Eh, ilan lang naman sa amin ang senior? Siguro 1,000, malaki na yun. But, so, senior lang ba? Ang, ano, eh, hindi kakayanin ba September 30 pag hindi po kami vaccinated? Ang pinakikiusap nyo yung mga senior nyo? Hindi, yung mga senior po, nakalinyo na po sa registration. Ah, okay. Maganda naman po ang ano ang sistema, lalo na dun sa Quezon City. Mm-hmm. Pero sa yung hindi senior, yun nga, eh, naghihintay ka ng ng dun sa dulo-dulo, kung wala kang comorbidity, wala kang asthma, wala kang high blood, wala kang diabetes. Eh, yun nga, yung namatay na supervisor namin sa Cavite, walang comorbidity yun. Senior, so, walang vaccination yun. Senior na rin ba yun? 40 years old lang namatay. Oh, I mean, you know, that's a loss of an important life, no? Oho. Kailangan po kasi sa election natin, kailangan po ang registration talaga. Kasi ang turnout, ako personally, tingin ko ang turnout mababa talaga eh. Oho. Like Palawan, tingnan nyo, ang national average natin sa turnout last election is around 70% eh. Mataas po yun. Sa Palawan, ang with the pandemic, 60% po ang turnout ng tao. Kahit umulan, bumagyo, pumila sila. Ayaw talaga nila i-divide ang Palawan. Ayaw. Tumoto sila, sir. Ibang issue naman yun. Ibang issue. Ay ngayon, ang Palawan, may problema din sa COVID. Direct sa iyo sabihin, kaya ng COMELEC natin na mag-manage ng eleksyon during a pandemic. Okay. Ngayon lang, kailangan lang talaga mag-registro ang tao. Opo. So, para naman po makapasok kami sa mga barangay, i-vaccinate na ninyo yung mga election assistant at election officers namin. Opo. Para tuloy-tuloy na ang kasi by September sa kalahon ninyo 30. Mga ilang porsyento ang may re-register nyo by September? Nako, pag ganito kabagal, wala eh. Yung 4 million na dapat target sa 18 years old. Ma-happy na ako doon kung maka 3 million. Pero sa ngayon mga 2 million lang yun eh. Ang total namin ngayon, sir, is 3,222,000 pa lang nag-registro. Ah, okay. So, kung titingnan mo, ang total, dapat mga 8 million ang mag-registro. Okay. So, isa lang ang dahilan natin kaya mabagal. Dahil dun sa, natatakot lumabas pa rin ng ating mga kababayan. Oh, kaya kailangan po pumasok kami sa barangay. Yun. Pupunta na ninyo. Hindi kayo makakapasok kung hindi kayo bakunado. Natatakot kayo, yung mga tao. Pwede naman po. Meron naman po nagdi-dare talaga dito. Kahit sa Negros, Occidental, where I am now. Mahirap. Yung mga very low incidence ng COVID, matapang yung election officer, papasukin talaga nila. Nako. Pero ang laki na ang taas naman risk, ng may risk kami. Yun, sir, may lalo risk. Na wala na hospital. Oo. Ay kayo naman eh, wala naman kayong PPE. Ha? Wala kayong face mask. PPE. Mask lang po amin, tsaka kaya shield, nga, baka alcohol face mask lang. Oo. Okay. Eh, importante lang po kasi itong, alam mo kung hindi lang presidential election ito, hindi ako talaga nang magkakampanya for registration, pero mumari po, sir, pakisabi sa mga organizations, mga JCs, Rotary, mga Soroptimist, Tonta, lahat na po. Mag-ano na po kayo, mag-network na kayo para makatulong kayo sa registration. No? For example po, mayroon akong kilalang isang young person, kama niya nanay niya, namimigay po sila ng mask at ballpen dun sa labas ng COMELEC. Uy, okay yun. Mag-registro lang po kayo, bibigyan po nila kayo ng ballpen, mask, kung ano-ano na lang para lang makatulong sila. So yung civic-mindedness ng tao at love for their country, lumalabas naman po talaga, kaya lang nakakatakot po talaga itong COVID. So, humingi na rin kayo ng tulong tungkol sa mga organisasyon, ano? Malalong-lalong malalaki organisasyon. Opo, mag-coalition na po kayo dyan. Magsama-sama kayo dyan. You find out kung anong araw kayo pwede. Kunyari, ang Rotary, ganitong araw. O di yung Jesus, ganitong araw naman. Alam mo, ang dami niyo pwedeng gawin, lalo na kung na-vaccinate na kayo, di ba? Opo. Although, siyempre, kahit na-vaccinate kayo, dapat nagmamask pa rin kayo at nagsishield. Oho. Mahingat pa rin kayo, pero yung risk po ninyo, mababa na. Pinapasok ko ba ninyo, halimbawa, maliban sa mga barangay, ano, yung mga malalaking subdivision?
Eh, kung part po sila ng barangay, bakit po hindi? Pwede okay. po talaga eh. Oo, basta pakunahan nyo lang po ang mga tao namin. Ngayon po, like Cagayan de Oro, ano po ba yung mga ibang bayan, magbubukas na po kami registration sa mall. Yun! Baka kasi hindi na ho kaya magdadagsaan na yung mga tao. Eh, wala nga kami mga CR dyan sa... Alam nyo, hindi naman sa ano, no? Nanawagan ako dyan sa... Biro mo yung Comelec office namin sa Manila eh, kung hundreds ang pumila dyan, eh, saan nila magsi-CR, di ba? Naku, problema nga ho yun, problema. Eh, kung may mga ano pa dyan, may mga buntis pa dyan na babae, o. Oh. Kaya kami priority talaga po, pregnant women, PWD, elderly. Aha. Uh-huh. Pero yun lang po, kailangan po namin ng tulong ng LGU okay. talaga. Sige po, sana makarating ating panawagan sa mga LGUs para sa ganun mapabilis na. Sa mga ano po, mga civic organization. Oriented groups. So, Ngayon nila ilabas ang love for country nila. Yung sa registration sa mga mall, saan galing yung idea? Sino nag-offer? Dati na po namin ginagawa yun. Ah, okay. Kasi okay. alam na nila magdadagsaan na. Discarte na nga lang ho ng mga election officers yun eh. Okay. Pero meron kaming kontrata na ang security ng aming mga gamit ay amin. Hindi pwedeng itulungan lang nila kami pero nobody touches our things. Diba? Correct, correct, correct. Opo. Oo, okay. Hindi pwede kasi yan eh. Opo. Mahirap na, di ba? Uh-huh. Saka alam niyo ba kung gaano kahirap yan? Magbabalot sila ng mga vote count, ng mga laptop, ng mga papel. Dadali nila sa mall, mag-unpack sila. Magre-register sila, magbabalot po sila uli, gabi na, o babalik nila sa Comelec office. The next day, mag-unpack po uli sila sa mall. Kaya maawa na kayo, mag-re-tune up mo kayo. Kailangan talaga, ano? Bakunado na kayo. Bakunado. Okay, Commissioner, maraming salamat po. Ating ulitin na lang inyong panawagan na po. Salamat po, kabayan. Salamat po, Commissioner Rowen Aguanzon ng Comelec. Ayun. O yung mga hindi nakaboto ng dalawang beses ikaw, hindi ka nakaboto, ba, wala kang katwiran doon, mag-rehistro ka na uli, eh marami-rami pala yun. Tapos yung mga nag 18 years old na, ay kinakailangan din magparehistro. So, para kayo makaboto dito sa darating na election, sabi nga ni Commissioner Guanzon, may presidential election ho ito. Iboboto nyo ang presidente, vice president, mga senador, mga congressman, lahat na iboboto nyo. Eh magpapalit po tayo ng presidente para makaboto naman kayo. Ang pang inyong boto ay mahalaga po. Ang kahalagahan ng boto nyo ay hindi lang kayo boboto, kundi kung sino ang tama na inyong iboboto. Na? Huwag kayong magkakamali. 20 minuto na lamang bago po mag-ikasyam ng umaga. Yung aming bayan patrollers, ba gumagawa ng paraan yun ha, para makatulong sa Comelec. Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Mga isyung pinag-uusapan. Mahalaga pa ba kung kanino nanggaling yung tulong o inuusisa pa ba nila yon? Usaping may connect sa taong bayan. Kayo, ano ba ang pabor sa inyo? Para malaman natin kung ano naging saloobin ng mga kapamilya nating nakapanayam niya. Tututukan on the spot ni Tony Velasquez. Pagiging mainit na usapin. At Danny Buenafe. Ano talaga yung saloobin nila? Pero ba mga volunteers? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Ito ang inyong nag-iisang kabayang si Noli Del Castro. Nangunguna! O ito na! Bakuna muna
At siyempre pa, ang ating panahon po ngayong araw na ito ay si Dr. Nina Gloriani, ang chairperson ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel. Doktora, magandang umaga po. Salamat po. Muli. Magandang umaga, kabayan, Noli. Kumusta ka na? Mabuti po. Ay, kayo nag-belated happy birthday. Thank you. Eto, pinag-uusapan nung maging sa abroad, ano, yung vaccine booster daw. Anong latest po dito, Doktora? Well, actually, yung mismong booster, pinag-uusapan pala yun. Kasi ibig sabihin ng booster, yung third dose after the primary series na 2. Oh. Ang meron talaga, yung mga mix and match. Hindi mix pa yung match. Booster. Pag sinabing booster too early. Oh. Paano yung mix and match? Okay. Yung mix and match, di ba, merong pareho. Nyari, Astra. Oh. Pfizer, binaliktad nila. Yung Astra binigyan ng second dose ng Pfizer, yung Pfizer binigyan ng second dose ng Astra, at mayroon pa rin nangyayari na yung Moderna rin, gagamitin nila in a mix and match study, saka yung Novavax. Sa UK to. Hindi nyo nasabi ang Sinovac? Walang ganun? Wala kasing Sinovac sa kanila. So sa atin, yun ang gagawin. Ganun ba? Eh bakit yan? Kaya pala tinurukan daw ng Sinovac, hindi ba yan pumasok sa UK? Eh di nga po ba, mayroong mga ganong... Politika na. Anyway, so yun ang ibig sabihin. Pero yung booster, wala pa po yun. Yun yung effect, ang effect mo ng pag naka-second dose ka, gaano tatagal yun? Okay, we hope na longer than 6 or 9 months na meron tayong data ngayon. 6 to 9 months. Hoping na mga 1 year at least. Pero kung hindi, that is when we need the booster. Pagka nakita nila na talagang mababa. Plus, yung sinasabi ko parate, hindi lang yung booster. Kailangan ma-update ang ating mga vaccine. Kasi may mga variants. Napundumapasok. Oo. Dagdag dun sa vaccine yung mga variants. Oo. So after 6 to 9 months, pwede uli ako magpabakuna ng ibang brand naman, ganon? Intayin natin yung kasi yung data ng duration ng immunity, tayin natin ng mga isang taon. Yung sa ngayon, 9 months, kasi yung pa lang ang merong data, no? I-monitor pa yung mga nabakunahan noon pa, earlier, up to about 1 year, no? Titignan. Magkakarekomendasyon pag nakita na mababa na nga ang immunity after 1 year. After 1 year? Yun. Paano malalaman yung bumababa ng immunity mo? May tinetest sila nga. Yung mga nabakunahan, itetest yung mga antibodies nila. Hindi naman lahat itetest. Sample. Ayun. So yung resulta, no, malalaman natin kung pwede na uling after 1 year, magpabakuna ka kahit ibang brand naman ang gawin mo. Or earlier. Earlier na. Earlier. Depende sa magiging resulta ng pag-aaral. Yun. Okay. Ang pinag-uusapan ngayon kasi yung effectivity ng bakuna laban sa mga variant. Lalo ngayon may lumabas na naman ng news item, ang Pfizer daw at saka Moderna ay panlaban talaga sa bagong variant. Does that mean yung ibang brand ay hindi? Hindi. May mga data sila. Actually, nabawasan ng konti yung vaccine efficacy. Pero mataas pa rin. Sa mga 89 pa rin. So mataas pa rin. Pero yung iba, meron din mga data na kung bumaba man ang efficacy, siguro mga 2-3 times lower. Or yung sa Sinovac, 6 times lower. So meron din mga data iba. Ibig sabihin, meron naman din protection pa. Bumaba, we expect that kasi nga variant eh. Kaya nga pinag-aagawan nung ngayon ng Pfizer tsaka AstraZeneca. Mabilis lang silang mag-report. Yun. Press release. Hindi ibig sabihin noon, Sinovac ay walang kwenta. Hindi. Meron din silang ibang data nila. So meron silang real world na rin. Yung sa Indonesia, maganda rin. Oo. Kanya-kanya kasi yan. Oo. Ang sabi nila, nagsisiraan sila. Sana hindi. Negosyo kasi. But anyway, may nagsasabi na nabakunahan sila ng Sinovac. Parang wala lang. Walang nararamdaman. Ayun ba yung nangangahulugang walang epekto yung binakuna sa kanila na Sinovac? Hindi naman. Hindi naman ganun. Iba-iba reaksyon ng tao kasi. Oo. Ayun. Hindi nangangahulugan na tubig yung
tubig ang bakuna sa kanila. Anyway, huwag na ninyong hintayin ng side effects. Okay, ito ang mga tanong ng ating mga kababayan po. Si Maria Isabel Vicencio, senior siya. Gusto niya magpabakuna. Let's assume that I get vaccinated and complete 2 doses of whatever is available in this scenario, Sinovac. In 6 months from now, when more vaccine is available, can I option to be vaccinated again using a higher... Ah, yung pinag-usapan natin kanina. Yes. Hintay-hintay muna ho. Wait na lang po muna. Huwag magmadali. Oo, huwag muna ho. Anyway, kung naka-dose, 2 doses na kayo eh. Hintay-hintay lang ho. Ingat pa rin. Kabayan. Yung makukuha niya, kung mag-iintay siya ng konti, yung may updated na, yung version na namin bayan. So, mas mataas ng efficacy nun. Wait na lang, oo. Oo, hintay-hintay lang muna. Pero ingat to, habang naghihintay, siyempre. Ingat, yes. Oo, hindi nakahulugan, nabakunado na kayo. Si Kabay Berninfa, ano po ang effect ng vaccine kung after a few days ng second dose, na-expose o nagka-COVID ang tao? Nagbakuna? Wala naman. I mean, ang vaccine, a few days lang, first dose. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng symptoms a few days after ng first dose. Na-expose na siya before kasi hindi naman agad lalabas siya. Wala naman magiging epekto yung bakuna kasi yung bakuna ay either inactivated or part lang ng virus. Wala siya dapat epekto doon. Wala. Kailan, sabi ni Miles, kailan daw pwede magpabakuna ang taong gumaling sa COVID? Ano yan? Ang sabi ng infectious disease experts natin, kapag complete recovery na per assessment nga ng attending physician, tapos na yung mga gamot nyo, kumari 2 weeks, usually 2 to 3 weeks. Pero dapat wala po talagang sintoma, no? Yung complete recovery ang definition nila dyan. Ay, ewan ko lang kung tanong nito si Dennis Lee. Paano yung mga nagte-take ng Remdesivir? Pwede pa bang magpabakuna? Okay. Ang nag-take ng Remdesivir ay nagka-COVID, no? So yan COVID. Usually yung mga mild nandito sa left side ng spectrum, no? Oho. Magwe-wait kayo na mag-recover fully. Saka kayo pwede magpabakuna. Oho. Wala namang problema doon. Pwede rin huwag na muna magmadali. Tapusin lang. Tapusin. Iko-complete yung treatment. Okay. Si Lyndon Reyes, paano kung may sakit sa puso pero wala namang maintenance, pwede bang bakunahan? Mahirap sabihin, no? Ano ba ang sakit sa puso? Anong klase? Saka bakit walang maintenance? So ibig sabihin, no, apparently normal. Oo, paano niyo nalaman may sakit sa puso siya kung di siya nagpapatingin? Anong klaseng sakit? Marami kasing sakit sa puso, no? Iba-ibang klase yun. Baka, pero kung walang maintenance, apparently hindi nyo kailangan ng gamot. So baka kala nyo lang may sakit kayo. Pa-check up na lang muna. Check up muna. Importante. Iba naman yung ibang sakit sa puso. Iba yun. May hika po ako, sabi ni Marisa Espejo. Ano pong advice bago magpabakuna? Hika, asthma. Kailangan ng hika nyo controlled, ha? So, hindi pwedeng may acute asthmatic attack kayo para bago magpabakuna. Iko-control nyo yan. So, kung may mga gamot kayo, ating yung mga allergies, dapat controlled kayo for at least 3 months. Okay. At saka, kumonsulta rin kayo muna sa inyong doktor. Di po ba? Doktora? Yes. Okay. Si Kabay Bertin Bautista, tanong ko lang po, kabayan, dito sa Mabalacat City, Pampanga, bakit wala pang mass vaccination sa mga senior citizen? Ay! Okay. Dapat si Mio. Baka po, inuubos yung para sa A1. Kasi ang instruction, tatapusin yung A1. Pero kung hindi pa tapos, baka yung pong ginagawa nila. Iba-iba po kasi ang mga LGUs, no? So dapat siguro itunod na sila. Yung A1, mga frontliners? Yes, sir. Ay dapat si Mayor siguro ng Mabalacat ang makasasagun dito. Mayor, bakit daw wala pang vaccination sa mga senior citizens dyan sa Mabalacat City? Okay. So, Doktora, baka may pahabol pa ho kayo? Yun lang. Natutuwa naman kami na nakikita namin na marami nang gusto magpabakuna. Kaya lang, wag na lang masyado pong choosy yung pagpila-pila sa mga chino-choose nyo. Baka doon kayo magka-COVID, hindi yung bakuna ang makuha nyo. Ha?
mag-ingat na lang po at makinig tayo kung ano yung sabi sa atin na pupunta lang kapag merong nakaregister kayo, pinatawag na kayo, huwag na po natin gawin yung pagpila-pila kasi yan po, no? Marami tayong bias ngayon, tumadami pa rin, although bumaba kaso, but that is because of the lockdown we've had. Pero nasa GCQ na naman po tayo, huwag na muna po tayo magpahakampante na naman, ituloy lang natin. Opo. Ay, teka muna. May pahabulo dito, nanggaling itong news item sa Italy. Ah! Yung 6 doses daw, 6. Oh, ganito kasi nangyari dyan, you know, yung isang vial ng Pfizer, I'm for good for 6 doses. Oh. Idadilute pa po yan para maging 6. Itong, I think yung nurse ay medyo, siguro, pagod na. Akala niya, yung hawak niya ay good na. Diluted na. Diluted na. Kaya 6. No? Pero yun namang nabakunahan, young eh, mga 23 years old. Nagsabahan nila, wala naman masamang nangyari. Actually, may data daw ang Pfizer na may binigyan sila ng 5 times nung dose na ibibigay. Wala naman nangyari, ito 6 times. No? Pero inoobserbahan siya, especially later, titignan yung kanyang immune response. Ang taas kasi na dose yun. Baka naman hindi mangyari sa atin yun. Well, we hope not, no? Kasi sa Italy, ang alam ko ho, yung mga Pilipino doon, talagang Pfizer. Parang isa lang ang binabanggit sa akin, puro Pfizer eh. Oh, baka yun ang talagang binibigay sa kanila. Yun ang marami. Pfizer, yung marami. Ito pa, may pahabol, Tora, sorry ha. Si Beth Colina, Sugang, what is the safe maximum number of days gap between 2 doses of the coronavirus vaccine? What do you mean safe? So, siguro first dose, mga gaano katagal para mag-second dose? O depende sa ano? Ang mas gusto natin yung at least 4 weeks. Ayaw natin yung mauuna. Kasi mas maganda ang immune response, mas mahaba yung mas interval. Mahaba. Gaya ho ng AstraZeneca, yung mga nagpabakuna ngayon ay August pa raw ang susunod. Okay lang yon, 3 months. Actually, may data sila to show na mas mataas yung immune response after 3 months. Okay. Ito parang nasagot na ito kanina. Si Nona Damiam, magtatanong lang po, curious lang po kasi, why po iba-ibang pagitan ng mga shots ng AstraZeneca at Sinovac? Okay. Yung pag-aaral kasi nila, nyari ang Sinovac, actually may data sila na 2 weeks. Ang interval at may 4 weeks. Mas maganda yung 4 weeks. Kaya yun ang ating ginagamit sa Sinovac dito sa atin. Yung sa AstraZeneca nga, meron silang data na binigyan ang interval ay 1 month, 2 months, and 3 months. So nakita lang na mas mataas, tumataas pa pagka mas mahaba yung interval. Kaya naging may window period na malawak. Pero pwede namang ibigay after 1 month kasi dun sa nyari sa US, sa Scotland, mataas din po yung vaccine efficacy after 4 weeks lang. So, tataas pa ng konti after 2 months, after 3 months, pero pwede na po yung 4 weeks. So AstraZeneca, huwag silang mag-worry na mas mahaba yung second dose. Ay, wag. Actually, mas, for other mas maganda vaccine, yata yun. Even for other vaccines, kung madi-delay, mas mabuting madi-delay ng konti kaysa mauna. Ayaw natin yung earlier. Pahabol pa? Bo? No. Eto, paano po kung dumugo pagkahugot ng injection, dumugo ito? Mali ba ang pagkakatarok? That happens, no? Ano lang yan? Ipe-press? Press. Ganun naman ang usual, no? Actually, so, dapat ganun pag na-injection ng ka, or ano ba? Didiin mo gano'n. Papahawak sa'yo yung bulak para didiin nyo. Mapigilan. Normal lang ho yun. Mga pera lang ko ang dugo ay talagang tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Iba yun. Iba na yun. Nag-comment ito si Jerome Magadia. Asthmatic ako tapos na ako magpaturok ng second dose. Okay naman. Good. Congratulations po. Liver cirrhosis, yun ang sakit niya. Pwede pa raw magpabakuna? Kailangan nga yung mga ganyan ang babakunahan, no? Okay. Morbidity yan. Oo. Pwede bang si Silva Lazona, Olan, pakitanong naman kay doktora kung pwede magpabakuna ang may hemorrhoids?
Oo naman. Pwede naman. Ayun. Pwede ho, pwede. Okay. So, Doktora, thank you again, ha? Sa susunod. Thank you. Ingat kayo. Good morning. Ingat din po kayo. Si Doktora Nina Gloriani, ang chairperson ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel. Noli De Castro, sumbunga ng bayan! Oras po natin, 8 minuto na lamang bago mag-ikasampu ng umaga. Ay, hindi natin naiabot kay Commissioner Guanzo itong tanong ni Albert Silva Javier. Pakikalampag po ang COMELEC. Hanggang ngayon, wala pa rin operation dito sa San Mateo Rizal. Ang tagal na namin hinihintay para makapag-rehistro. Ayun, San Mateo daw, ano? Hintay-hintay lang po kayo. Alam mo, tama naman yung panawagan ni Commissioner Guanzon. Bakunahan muna sila para pasukin na nila yung mga barabarangay para mas mabiliso dahil malaki pa ang porsyentong hahabulin nila bago matapos itong deadline sa registration ng mga botante. E nasabay pa dito sa pagbabakuna din. Eto, si Rolly Arevalo, kabayan. Kung pwede raw bumoto kahit hindi pa bakunado, wala pa akong ganun sinasabi. Baka naman pwede ho yun. Si Joel M. Osorio, sad to say, kung sino pa yung mga sumusuway sa batas against COVID, eh sila pa itong reklamador. Kesyo walang ginagawa ng gobyerno kung okay. Ay magkaisa talaga ho tayo. Talagang magtulungan ho tayo. Ang virus na ito, hindi pwedeng isang tao lang ang gagawa ng paraan. Dapat ay sabay-sabay ho tayo, mga mamamayan. Si Juan Zou, karapatan naming mamili, hindi yan parang kanin na isusubo mo at pwedeng iluwa. Ang Sinovac ay hindi recognized sa ibang bansa. Ay may katwiran ho yun. Iba naman ang katwiran ho doon. Ito may halong politika na ho yan. Si Albert Silva Javier, mismong ang Department of Health ng China nagsasabing mababa ang efficacy rate ng kanilang bakunang Sinovac. Tapos sasabihin nilang pare-pareho na huwag mamili ng brand. Hindi ko na binasa yung susunod. Cherin Tagana, karapatan ng taong mamili ng gustong bakunahan kung ayaw sa brand ng bakuna, huwag pilitin anong karapatan yung diktahan ng tao. Ay, nagpapahayag lang ho ang gobyerno kung ayaw naman yung magpabakuna ng ganong brand, ay tingnan ho ninyo kung kayo ay makakapagbakuna. Kung kayo makakapagbakuna ng gusto nyong brand, ay mas okay ho yun. Si Amelita Hernandez, bakit po susundin ang kapritsyo ng mga tao kung anong brand ang gamitin para sa kanila? Kung ano pong brand ang available, yun na ngayon. Yun nga sinasabi yung mga ginagawa ni Presidente. You are in authority, kaya kayo po masusunod. Pwede siguro mamili ang mga tao kung may dala silang pambaksin. Kanya-kanyang dala. Si Flor Lim, dapat talaga masunod ang scheduling, yung appointment date at saka time. Para talagang ganun, no? Talagang magkakagulo kapag hindi yung sinunod ang mga petsa ng inyong pagbabakuna. Asan yung Meralco? Magpuputulan na naman daw. Oras po natin, 9 minuto na lamang bago magkikasyam. Ang sumbungan ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Yung tanong sa atin tungkol sa Meralco, sige, bukas mag-follow up tayo, ha? May maraming tanong ho dito tungkol sa Meralco eh. Paano daw yung kanilang mga utang, yung malalaki, hindi naman kaya nilang bayaran dahil nawalan nga sila ng trabaho, o nga naman. Ha? Nawalan sila ng trabaho simula ng pandemic, kaya nagkapatong-patong, naipon, yan ang mahirap po eh. Pag naipon yung mga obligasyon natin, pero wala sila magagawa dahil nawalan nga ng trabaho, di walang pambayad. Sabi naman ng Meralco, pwede hong gawan para niya, makipag-usap po kayo.
sa Meralco para sa ganon ay kasi itutuloy na ho ng Meralco ang pamumutol ng kuryente. Yung pamumutol ng kuryente sa mga customer na hindi makabayad po, eh gagawin na raw yan sa susunod na linggo. Okay. Kaya problemado po ang ating mga kababayan na lumaki ang kanilang bill. Na? At wala ho silang pambayad hanggang ngayon dahil wala nga silang trabaho. Ha? Yan naman ho, siguro uunawain ho ng Meralco. Ha? Hindi naman pwedeng basta sila puputol ng puputol kung may katwiran din ng ating mga kababayan. Pero, siyempre, gagawin din ho ninyo ng paraan. Na? Pwedeng yung makiusap kayo, pwede bang unti-unti, utay-utay ang aming pagbabayad dahil wala naman kaming ibang income. Yan. Meron din para sa mga customer ng Maynilad at saka Manila Water. Oh, ito. Eh, siyempre, bayaran din ito. Ang reporto ay nagbigay ng isang buwang palugit ang dalawang water concessionaire, ang Maynilad at Manila Water, para sa pag-iisip po ng disconnection notice. Disconnection notice. Sabi nga nila, mabuti pang wala kang kuryente. Huwag lang tubig. Nako, mangangamoy na tayo nun. Oo. Sa June 15 pa, magsisimulang mamigay ng disconnection notice. Sa June 15, makakatanggap kayo ng disconnection notice mula sa Maynilad na pagkatapos niyan, meron pa kayong 15 days para gawa ng paraan, mga June 30, baka putulan na kayo pag hindi kayo nakabayad. Ha? Baka naman pwede rin makiusap ulit sa Maynilad at Manila Water na unti-untiin din. Sa June 1 naman, mag-i-issue ng disconnection ang Manila Water. June 1 ha? Ang Manila, June 15 eh. June 1 naman, mag-i-issue ng disconnection ang Manila Water para sa actual disconnection naman na mag-uumpisa ng June 15. Oh, mas maaga sila. Mas maaga ang disconnection. Yung isa, Maynila, de June 30. So ngayon pa lamang ho, makipag-usap na ho kayo sa tanggapan ng Maynila at Manila Water at ng Meralco. Ang tabayan ang po ninyo, sina Tony B. at sina Danny B. Sa palatuntunang On The Spot, ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! At siyempre pa, ingat-ingat pa rin tayo ha. Ingat-ingat pa rin. Hanggat nandyan ang pandemic, nandyan ang virus, ingatan natin ating sarili para sa pag-iingat nyo sa inyong sarili, iniingatan din po natin ang iba, lalong-lalo na ang inyong mga mahal sa buhay. At ang ating panawagan sa araw-araw din po at sigaw, I love you, kabayan! I love you, kabayan. I love you. Thank you. Ang gusto ko lang na walang reklamo yung tao. Thank you po, Mr. President. Anahin lang po natin yung reklamo. I love you, kabayan. I love you. Napakunahan na ba yan? Papakunahan mo. Punta lahat nakaabang, kaya smile ka lang, smile ka lang. Taas mo ba ka ng kaliwa? Saan ka man magpunta? Wow! Sana all! Nangingite, nangingite mo ako. Ikaw ang sunshine ko. Nangingite, nangingite mo ako. Ikaw ang sunshine ko. Hindi nakakasawang ngiti mo. Kasama sa lahat ng panahon, hindi lang yung pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Nagpukul kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo.